Meron kasi ako nabasa na isang post sa Facebook na nagtatanong, mataas daw ang exchange rate ngayon sa Pilipinas, parang 56 yata pesos against dollar. Mm. Eh, okay pa bang mag-invest sa US stocks? Kasi medyo maliit ang value pag pinagpalit mo yung pera mo from Philippine peso to US stocks. Mm-hmm. So yan ay sasagutin natin kung okay pa bang mag-invest sa US stocks maski na mataas ang palitan ng US dollar at peso. Hi everybody. Hello. Welcome to another episode of Retironaryo. Ako na naman po si Mimi Jarvis, na nagsasabing marami na naman tayong matututunan sa araw na to sa panibago nating topic. At ano ba ang ating topic? Okay, bago yan, yung ating munang announcement. Okay. So starting July, ang major announcement natin magiging every other week na ang ating episodes. Mm. So as much as we would like to do weekly, eh meron po kaming napakalaking life change na nangyari sa atin. So nagkaroon po kami ng bagong member ng family, ang aming fur baby na si Aski, isa siyang border collie mix. So since napaka-busy na naman natin ngayon, para na naman tayong naging bagong magulang, naninibagot na naman tayo ulit sa paano bagong routine. At dahil sa puppy po siya, kinakailangan niya ng atensyon at panahon. Okay. And because of that, kailangan muna nating ma-establish yung routine natin. Pag medyo nakaluag-luag na tayo, babalik na tayo sa weekly, kung kakayanin. But from July, every other week po muna ang ating content. Okay. So ang topic natin ngayon ay, meron kasi ako nabasa na isang post sa Facebook na nagtatanong, mataas daw ang exchange rate ngayon sa Pilipinas, parang 56 yata pesos against dollar. Mm. Eh, okay po bang mag-invest sa US stocks? Kasi medyo maliit ang value pag pinagpalit mo yung pera mo from Philippine peso to US stocks. Mm-hmm. So yan ay sasagutin natin kung okay pa bang mag-invest sa US stocks maski na mataas ang palitan ng US dollar at peso. Pwede na po tayong magsimula by our disclaimer. Ang aming pong content ay based on our experiences. We are not financial advisors. Nagre-research din naman tayo to back up our claims. And please consult a financial advisor if you need more help on your finances. Okay. So, dito sa discussion na to, may gagamitin tayo mga tatlong applications o websites. Okay, yung unang-una yung TradingView, kung saan natin kinuha yung price chart ng exchange rate ng US dollar at Philippine peso. At Yahoo Finance, dinownload natin dito yung S&P 500 na prices. At yung UITF.com.ph, dinownload naman natin dito yung prices ng fund na nagtatrack ng Philippine Stocks Exchange Index. So, teka sandali, bago mo graph na yan. So yung post na yon, hindi ba OFW? Bigyan lang pa natin ng additional context. Hindi naman siya OFW, di ba? So based siya sa Pinas, nagtanong lang siya na maganda bang mag-invest ngayon? Eh, malaki ang value ng dollar, mababa ang value ng peso. So parang natatakot siya na, anong kinakatakot niya? Na pag nag-invest siya, lugi siya? Hindi. Ibig sabihin, mas kaunti yung share na mabibili niya kasi yung value ng pera niya na Philippine peso ay mahina. So, ibig sabihin, nag-invest siya ng 2,000 pesos, konti lang ang share na mabibili niya sa US stocks kasi maliit lang ang value ng Philippine peso. Unlike kung ang exchange rate ng Philippine peso at US dollar ay medyo mababa, alimbawa sabihin natin, so, mas madami siyang mabibili. So, itong graph na to, pinapakita natin dito yung history ng, ito yung pinakamahabang history na nakita ko kasi wala na ako makita ng exchange rate beyond 1992. Mm-hmm. Okay? Ang available na nakikita ko sa internet ay from May 1992 hanggang June 2023. Ito yung history ng forex exchange ng US dollar at Philippine peso. So, nung May 1992, ang exchange rate ay nasa around 25 siguro, a dollar. Pero ngayon, nasa 56 na. So, double. Hindi lang double, more than double. Okay. So, anong ibig sabihin yan? So, itong graph na to ay comprises of 31 years of data, no? From May 1992 to 2023. So, kung anong mapapansin mo sa price trend na yan? Very volatile. Okay. Pero in terms of trend, yeah, pa. Hindi, umaakyat
market din. Pataas ba pero siya? Pero merong isang point na nag-dip talaga siya, na napakababa, and then slowly, parang nagre-recover siya. Pero sabi mo nga, jagged edges. Mm. So, hindi siya super, super stable and predictable. Oh, pero kung titingnan natin, long-term trend, kabataas pataas pa rin. Wala kang makikita dyan na ang peso ay mas malakas. Okay? Never naman yata talaga. Never. Never sa history na ang peso ay naging mas malakas sa US dollar. Mm. So, bakit? Sa tingin mo, bakit laging mas malakas ang US dollar? Kasi ang mas stable ang dollar. Okay. Maganda ang economy ng bansa. Okay. Yun ang predictor. Oh. Mas may confidence sa mga investors. Mm. Isang rason nga niyan kasi ang USA ay masang progressive na bansa. Okay? Kumbaga first world country. Ang Pilipinas ay third world country pa rin. So, third world pa ba ang tawag sa atin? Sinasabi nila ang Philippines na may developing. Kung ano man. Pero kung ikukumpara natin yung in terms of economic development, mas stable yung economy ng USA kumpara sa Pilipinas. So, dahil doon, masasabi din natin na yung currency ng US dollar ay mas stable kumpara sa Pilipinas. Ang tanong ngayon dyan, ang short run, ibig sabihin short run for the next month or next year, masasabi ba natin kung ang palitan ay tataas, bababa, or... Depende yon sa mga political things na mangyayari in the next few weeks or months. Pero ang tanong dyan, ayan nga, malalaman ba natin? Ang sagot, hindi. Mahirap. Okay? Mahirap malaman kung ang Philippine peso ba ay magiging malakas kumpara sa US dollar in the next few months or the next 1 year or 2 years. Pero anong alam natin? Okay? Yung long run, talagang... By hook or by crook. Oh, mas malakas pa rin ang US dollar. Okay? Yan ang alam natin, pero short run, hindi natin alam kung ano talaga ang mangyayari. So, sabi nga natin, ang kasalukuyang palitan ay $56 against US dollar. Hindi ko lang alam yung pinaka-recent na exchange rate. Pero yung last time na tinignan natin to, nasa $56. Ano? Kung mapapansin nyo rin dito sa graph na to, naging $56 din ito noong 2004. Pero bumaba din siya noong 2013. Okay? And then 2013, tumaas na uli siya. At ngayon, nasa 56 ulit tayo. So, ibig sabihin, merong history, past history, na nag-56 na talaga to. Pero bumaba siya ulit. Isipin natin ngayon, tayo ay ngayon ay 2004. Kunwari 2004. O, kunwari 2004 ngayon. Maganda bang mag-invest ngayon sa US, maski na mataas ang palitan, $56? Sabi nga nila, malapit na mag-retiro yung US, yung Philippine peso, kasi malapit na 65. Okay? Ang tanong nga, mag-invest ba tayo o hindi? Yan ang pag-aaralan natin ngayon. Gagawa tayo ng case study. Isa-simulate natin kung halimbawa nag-invest tayo noong 2004, ano na ang value niya ngayon. Yun nga ang tanong, itutuloy ba natin mag-invest sa US stocks o mag-Philippine stocks na lang tayo? Ito yung performance ng Philippine Stocks Exchange against the Forex Exchange. Okay, so kung mapapansin natin, yung unang graph sa taas, ito yung Philippine Stocks Exchange Index. Ngayon, ito naman sa baba, ito naman yung exchange rate ng US dollar against Philippine peso. So, anong mapapansin natin dyan? There is an inverse relationship between yung Forex Exchange at PSEI. Anong ibig sabihin nun? Pause. Doon sa mga hindi alam, anong ibig sabihin ng inverse relationship? Ang ibig sabihin ng inverse relationship, pag yung isang factor ay tumataas, yung isa naman ay bumababa. So, pag tumataas ang US dollar, bababa ang Philippine peso. Hindi natin pinag-uusapan yung relasyon ng US dollar at Philippine peso. Pinag-uusapan natin yung Philippine Stocks Exchange against the Forex Exchange, yung US dollar Philippine peso. So, pag peso. Mataas ang Forex Exchange, mababa ang Philippine Exchange. Ito, tingnan natin. Ano? Halimbawa, ito. Nung time ni Arroyo, nagsimula dito, tumaas ang value ng Philippine Stocks Exchange Index. Ano ngayon ang nangyayari sa dollar at Philippine peso exchange? Gumaganda ang value ng peso. Mm-hmm. Ibig sabihin, humihina ang value ng US dollar. So, ibig sabihin, pag gumaganda ang ekonomiya ng isang bansa, ng Pilipinas, ang dollar ay medyo humihina. Okay? Eh kasi nga, tumataas na ang value ng internal niya. Okay. So, sabi nga natin, nung kapanahon ni Arroyo, okay, na-improve niya yung economy ng government, ng economy ng Pilipinas. Ano? Dahil dito, yung Philippine peso ay lumakas. Okay? Bumaba ang value ng US dollar, tumaas ang value ng Philippine peso. Sa panahon ni Aquino, ano naman nangyari? Mas napataas ni Aquino yung value ng Philippine Stocks Exchange. Dahil doon, na-maintain niya yung exchange rate ng Philippine peso US dollar, hindi masyadong tumaas. Actually, below average majority pa nga. Below average yung exchange rate ng Philippine peso at
US dollar. Anong panahon ni Duterte? Okay, mawawapasin natin. Okay, medyo bumagsak ang value ng Philippine Stocks Exchange by 3.45% per year. So dahil dyan, yung value ng pera natin ay bumagsak din. So tumaas ang presyo ng dollar against Philippine peso. So wala tayong sinasabi dito political things. Basta ito yung sinasabi ng graph. Ito ang sinasabi natin na pag gumaganda... So very objective yan. Ang sinasabi natin, pag gumaganda economy, tumataas ang Philippine Stocks Exchange Index, ang exchange rate naman ng Philippine peso US dollar ay bumabagsak. Okay, ibig sabihin gumaganda yung value ng Philippine peso. Panahon na ni Bongbong Marcos, hindi pa natin alam kasi siyempre, medyo bata pa yung kanyang government. Ngayon, sabi nga natin, isipin natin ngayon ay 2004. Hindi natin alam ngayon kung ano ang mangyayari sa hinaharap. 2004, hindi natin alam si Arroyo ba ang magpe-perform ng gaganda. Hindi natin alam na si Aquino pala ang mananalo. Hindi natin alam na si Duterte pala ang mananalo. Wala tayong alam. Isa-simulate natin. So, hindi natin alam kung ang presidente ay magiging magaling bang presidente na magpapatakbo ng Pilipinas. Hindi din natin alam kung magkakaroon ba ng pandemic. Hindi natin alam hindi kung... Yan noon. 2004. Kaya nga, wala tayo talagang alam. Okay? Kasi maapektuhan ang economy ng isang bansa kapag nagkaroon ng pandemic o nagkaroon ng malakas na lindol, madaming namatay, madaming nasirang buildings. So, ano lang ang alam natin? Ito lang ang alam natin. Alam natin na mas malakas ang ekonomiya ng US kumpara sa Pilipinas. Yan ay alam natin. At alam din natin na malakas ang US dollar kumpara sa piso. Noong 2004. Noong 2004. Maski na pa si history pa rin. Maski na history, pag-uusapan natin, mas malakas ang economy ng Pilipinas, ng USA, at mas malakas ang US dollar. Alam natin na malaki ang posibilidad na ito ay magpapatuloy in the next 20 years or so. Sa tingin mo ba, 20 years from now, mas magiging malakas ang Pilipinas kumpara sa US? I doubt that. Okay? So, alam natin na for the next 20 years, ma-maintain ng USA ang kanyang pagiging malakas na economy kumpara sa Pilipinas. Let's do some number crunching. Oh, so, okay. Sit back and relax na lang ako dito dahil number crunching. Okay. Eh. What if in February 2004, kung kailan ang Forex ay 56 against US dollar, nag-invest tayo sa Philippine Stocks Exchange at nag-invest din tayo sa S&P 500 at the same time, ano ang mas malaki ang kita? Saan mas malaki ang kita? So, ito yung graph ng Philippine Stocks Exchange Index tsaka ng S&P 500. So, yung color blue na yan, yan yung PSEI. Kung mapapansin nyo, noong 2004, ito, ang pinag-usapan natin dito ay 19.3 years, almost 20 years, ano? So, noong 2004 hanggang ngayon, 2023 June, nag-increase ang Philippine Stocks Exchange by 338%. Okay? Anong ibig sabihin? Ibig sabihin, kada taon, average, nag-increase siya ng 17.52% per year. Hindi na masama yan. Okay? Di ba nga lagi mo sinasabi, 10, 12, 9? Ngayon, yan yung color blue, ano? Yun yung Philippine Stocks Exchange Index. Eh, ano naman tong color green? Ito naman yung S&P 500. Mas malaki ang increase ng S&P 500. So, maganda pa rin ang performance ng S&P 441% or average na 22.85%. Pero kung mapapansin nyo, mas kung yung graph titingnan natin, ang linya ng Philippine Stocks Exchange ay nasa taas kumpara sa SPY na nasa baba. Pero nung katapusan ng June 2023, mas mataas na ngayon ang SPY kumpara sa Philippine Stocks Exchange Index. Masasabi natin na ang Philippine Stocks Exchange Index ay medyo maganda ang naging performance for the past 19 years. Pero kung ikukumpara natin niya sa SPY, panalo pa rin ang SPY. Of course. Okay. Bakit ngayon hindi naging maganda ang performance ng Philippine Stocks Exchange? Kasi nung panahon ni Duterte, naging sideways lang siya o medyo pababa pa nga eh. So, dahil doon, nag-overtake yung SPY. Ang gagawin natin dito, gagawa tayo ng cost averaging strategy. Ano yung cost averaging strategy na napinag-usapan natin dati? Yung mag-i-invest tayo regularly ng consistently ng same amount of money. At huwag mo na masyadong isipin yung mga nitty-gritty. Basta trust mo lang yung proseso. Mm. Anong effect nito sa Philippine Stocks Exchange? Okay? So, kung mapapansin natin dito sa graph na to, pay attention lang tayo sa color blue kasi yun yung PSEI, ano?
karamihan ng presyo ay nasa above ng line. Mm-hmm. Anong ibig sabihin nun? Kung bumili tayo dito, karamihan ng pagbili natin ay nasa above ng line, ibig sabihin medyo mahal natin nabili. Kung ang nabili natin ay nasa baba, ibig sabihin mura natin nabili. Mm-hmm. Okay. So yun ang ibig sabihin niyan. Dahil dito, medyo magiging maliit ang kita natin sa Philippine Stocks Exchange. Mm-hmm. Kasi medyo mahal natin nabili. Kung ang gagawin naman natin ito sa SPY, Cost Averaging Strategy, mapapansin nyo, karamihan ng nabili natin ay below the line. Ibig sabihin, madami tayong nabiling mura. Mm-hmm. Okay, dahil doon, magiging mas malaki ang kita natin kasi nabili natin ng bargain. Okay, ako magtatanong. So, halimbawa na ako ay isang ordinaryong tao na hindi naman ako marunong tumingin ng graph na yan. Wala akong kakayahan na i-interpret ng graph na to at hindi available yung data for 19 years. Paano ko naman ma-assess na nakamura ako katulad ng graph na yan? Hindi mo malalaman yon unless na nangyari na. Pero ang alam natin na ang S&P 500 laging pataas yan. Okay. So, ibig sabihin, yun na lang ang fact na pinangahawakan mo. You have to trust kasi wala kang ganito. Mm. At kaya natin pinapakita to kasi available na yung data para lang maliwanagan sila dun sa context. Actually, ito nga yung sinasabi ni Warren Buffett na you just need to believe that America will do great things sa in future, the future. Okay? Mm-hmm. Alam naman natin na sa ngayon, ang America ang pinakamalakas na bansa sa buong mundo kasi nandyan yung mga malalaking kumpanya na nagdi-develop ng mga bagong technology. Kaya nandyan na yung artificial intelligence. So, ibig sabihin ko, ako ay nasa Pilipinas, pwede pa rin akong mag-invest sa US stocks. Maski na nasa ang party ka ng mundo, pwede ka mag-invest sa US stocks. Okay, balik tayo dito sa graph. Ano? Magiging mas malaki ba ang kita ko? Eh, ang taas naman ng exchange rate. So, dahil back sa exchange rate pa lang, lugi na ako. Uh-huh. So, malalaman natin yan kung lalagyan natin ng numbers kasi tinitingnan lang natin ay graph eh. Kung hindi natin alam ang numbers, by just looking at the graph, dito palang kita ko na mas maganda ang performance ng S&P 500. Pero ipoprove natin yan. Lalagyan natin ng numbers. Okay. Pero bago tayo pumunta sa number crunching, tingnan natin ngayon yung performance ng Forex exchange ng US dollar against Philippine peso. So from 2004, medyo nagsimula ng gumanda ang piso, ang halaga ng piso. Ibig sabihin, ang value ng US dollar ay bumabagsak. Okay? Gumaganda ang economy ngayon ng Philippines. Ano? And then 2013, nagsimula na namang tumaas ang exchange rate at makikita natin dito sa performance ng Philippine Stocks Exchange, nagfa-fluctuate. Okay? Ibig sabihin, yung economy ay hindi masyadong di-improve. Nagiging stagnant. Okay, so lagyan na natin ng numbers. Dito sa numbers na to, ang dalawa ang ikukumpara natin. Yung ODC Philippine Equity Fund na minamanage ng BPI. Itong fund na to, tinatrack niya ang Philippine Stocks Exchange Index. Okay? At doon naman sa S&P 500, ang bibili natin yung SPY Exchange Traded Fund. Tinatrack niya yung S&P 500. So, bakit napili mo yung ODC Philippine Equity Fund na ikukumpara sa SPY? Okay. Ang ODC kasi ay isa sa mga pinakamatandang mga na fund na meron sa Pilipinas na nagtatrack ng Philippine Stocks Exchange Index. Yung iba kasing fund, medyo bata pa. Kailangan natin ng fund na medyo matanda na para makita natin long term. So, pag-uusapan natin dito is 19.33 years. From February 2004 hanggang June 2023. Ang gagawin natin, mag-i-invest tayo ng 2,000 pesos sa ODC at 2,000 pesos sa S&P 500 monthly. Yung pagbili natin ng SPY o yung S&P 500, i-convert natin yung peso natin into dollar. Mm-hmm. From the dollar, saka tayo bibili. Mm-hmm. Okay. So, we will use international stock brokers such as eToro, assuming na yung eToro ay nag-i-exist ng 2004. Hindi natin alam. Hindi ko alam kung nag-i-exist na yun. Paano kung hindi? Ano kaya gagamitin nila ng unang panahon? Pero ito, simulation lang naman eh. Okay? Bakit eToro or familiar ka na sa account? Hindi lang yun. Dapat kasi yung broker na nag-a-accept ng fractional shares. Kasi may mga broker na hindi nag-a-accept ng fractional shares. So, isang example lang yung eToro. Pwede ibang broker basta nag-a-accept ng fractional shares. Ang ibig sabihin ng fractional shares, pwede kang bumili ng fraction lang. 1.something. 0.1 lang ang bibilin mo, hindi 1. So, i-download ko na yung data na yan from the uitf.com.ph at yung sa SPY naman sa Yahoo Finance website. And then,
nilagay ko siya sa web, sa spreadsheet. And then, sinimulate ko na yung pagbili. So, ito na ngayon yung table. Okay, baka ma-overwhelm kayo. Puro numbers. Okay, i-explain natin yan. Isisimplify natin. Ang total na in-invest natin sa Odyssey since 2004 for 19.33 years since 2004 ay 466,000. Almost half a million. Okay, almost half a million. Magbigay lang tayo ng focus dito sa column ng value of portfolio. So, ito yung sa Odyssey at dito naman sa bandang kanan, ito may S&P 500. So, dyan tayo mag-focus sa value of portfolio at sa profit loss ng bawat fund. At yung pinaka ano, yung difference niya. I-explain natin yan. For the first year, ito ang nangyari sa fund na to. So, makikita natin sa Odyssey, after 12 months, kumita siya ng 9,000 pesos. Ang S&P 500, kumita lang ng 1,000 pesos. Mukhang mahina si S&P. Okay, mahina ang S&P 500. Bakit? Kasi sabi nga natin, gumanda yung economy ng Philippines nung panahon ni Arroyo. Okay? So, ibig sabihin, kung titingnan mo yung difference, yung opportunity lost is 7,800 kasi mas naging mababa ang kita mo sa SPY. Although kumita pa naman, pero mas malaki ang kinita, ang difference ng kinita niya is 7,000. I-fast track naman natin. Sabi nga natin, di ba sabi ko kanina, exchange rate ng US dollar at Philippine peso pinakabababa noong February 2013. Tingnan natin, after 9 years, mapapansin nyo na ang kinita ng Odyssey ay 266,000 na. Pero ang kinita ng SPY ay 37,000 lang. Parang ang laki yata ng difference. Oh, kasi nga, gumanda ang economy. Na naman. Gawa na ito ng panahon ni Benigno Aquino. Oh, panahon na ito ni Benigno Aquino. Kasi medyo gumanda economy ng Pilipinas. So, ibig sabihin, gumanda ang exchange rate ng US dollar at Philippine peso. It follows. Wow, that's huge. It follows na mas malaki ang kita sa PSEI. So, kumbaga ikaw, mainganyo ka. Mm-hmm. Ngayon, ano ang difference niya? Almost 230,000 ang difference niya. So, sabi natin, ay, sana PSEI na lang ako nag-invest. Mm-hmm. Okay. So, medyo malaki ang difference. Pero, ituloy natin, ano? Ituloy natin. Bakit malaki ang difference niya? Kung titingnan natin ito, nung panahon ni Benigno Aquino, napakalaki ang in-increase niya. Although yung kay, ito yung kay Arroyo eh. Yung kay Arroyo, tumaas siya, pero hindi ka siya kasing taas nung kay Benigno Aquino. At during the time of Benigno Aquino, eh, pababa pa rin yung dollar. US dollar at Philippine peso. Nung panahon ni Benigno Aquino, nag-increase siya ng 96.14% since nag-assume siya ng office noong 2010. Ibig sabihin, in just 3 years, ganun ang itinaas ng Philippine Stocks Exchange. Dahil din doon sa pagtaas ng Philippine Stocks Exchange Index, napababa ni ni Benigno Aquino yung exchange rate ng US ng Philippine peso at US dollar. Ang tanong ngayon, maganda ang kita sa PSEI noong 2013. Hihinto na ba tayo sa pag-invest? So, syempre, iisipin mo, wag. Dire-diretsuhin na natin yan. Oh, pero pag nando ka sa sitwasyon na yun, madidismaya ka eh sa performance ng S&P 500. Sabi, ang elite naman ng kita. Hindi na ako mag-i-invest. Itutuloy ko na yung PSEI. Yun ay maling pananaw. Kasi ito na nga yung panahon na pwede kang bumili ng bumili kung kasi, mababa ang price. Hindi. Ito yung panahon na mas maganda kang bumili kasi mas maliit yung exchange rate ng US dollar at Philippine peso. Ibig sabihin, mas mura. Madami kang mabibiling stocks. I-fast track uli natin, 2015. Ano nangyari sa 2015? Ang kinita ng Odyssey ay 180,000, ang SPY ay 221. Oh, ano nangyari? Nag-overtake ngayon ang SPY. So, may nangyari ba na dahilan bakit siya nag-overtake? Eh, kasi nga, ang assumption natin, di ba nung una, sabi natin, mas malakas ang economy ng USA. Eventually, mag-overtake talaga yan. So, ibig sabihin, mas malaki na ngayon ang kita ng SPY by 41,000. So, tingnan natin, fast track pa uli natin ng 2023. Tingnan natin kung anong mangyayari. Ito na ang 2023. Ang Odyssey, sabi nga natin, ang total investment natin is 446,000. Ang magiging value niya ng portfolio natin ng June 2023 ay 550,000. Punti lang ang kanyang kinita. 124,000 lang. In how many years? Almost 20 years. Ito lang ang kinita niya. Sige, tingnan natin yung S&P. So, meron siyang increase na 26.82%. Hindi malaki yan. Kasi kung kukompute natin yung compound annual growth rate is 2.4% lang per year. Mas malaki pa ang
ang inflation ng Pilipinas kumpara sa CAGR. So, ibig sabihin, dahil sa nangyari doon siguro noong panahon ni Duterte, bumagsak ang presyo, hindi masyado naka-recover ang Philippine Stock Exchange. Tignan natin ang SPY. Again, same. 466,000 ang in-invest natin. Ang value niya ngayon is 1.7 million. Anong, magkano profit mo? 1.2 something something. Ang in-invest mo lang is 466. Naging 1.7. Okay. Triple. Okay. Ano ang percent increase yan? 275%. So, ang, dito na ako. Kahit may mga panahon na bumabagsak siya, makaka-recover din okay. siya. Okay. Ang compound annual growth rate niya is 12.12%. Which is what you like. Mm-hmm. Like, it's a nice gagger. So, ibig sabihin, ang difference ng Philip, ng Odyssey at ng SPY is 1.1 million. Okay? Bakit? Bakit ganun kalaki? Kasi nga, sinabi nga natin, pag nag-i-invest tayo sa Philippine Stock Exchange o sa S&P 500, nag-i-invest tayo dun sa economy ng bansa na yon, o sa Pilipinas o sa USA. Eh, ang alam nga natin ng USA ay mas malakas than the Philippines. Eventually yan, over the long run, mag-perform ng mas maganda ang USA. Historically, mas malakas ang US dollar kumpara sa peso unless na hindi pa tayo pinapanganak na wala akong natatandaan na mas malakas, naging mas malakas ang Philippine peso sa USA. Okay. Okay? Nagbumababa ang value ng halaga ng US dollar pero eventually tumataas ulit. Ngayon, ang tanong. Sagutin na natin okay. yung tanong niya. Mm-hmm. Dapat bang huminto sa pag-i-invest sa US stocks kapag mataas ang palitan? Ano sa tingin mo? No. Okay, pero pwede naman. Bakit naman hindi? Okay? Hindi, pero sayang yung opportunity. Mm-hmm. Eh, hindi kasi ang problema, hindi natin alam yung future eh. Doon lumalabas yung emotion ng tao, kaya hindi nakapag-decide ng maayos. Dahil doon sa fear of the unknown. Pero ang sabi nga natin, kung tayo ay nananalig na in the future, 10 years from now, 20 years from now, ay mas malakas pa rin ang USA, eh, dapat na hindi tayo tumigil. Pwede din naman natin kasing hatiin yung investment. 50% sa Philippine stocks, 50% sa US stocks. Wala namang problema yon. Pero kung ako ang tatanungin mo, doon ako sa mas malaki. Kayo. US stocks pa rin ako mag-i-invest. Okay. Okay, pero ito palagi ang tatanungin eh. Ano, I'm alam? Not being makabayan for not investing in okay, PSEI. Baka sabihin nyo, Eh, talaga naman sinasabi ko sa'yo dati na makabayan ka, tapos ayaw mo maging hindi makabayan. So, ang ang investing kasi, hindi pinag-uusapan dyan yung pagiging makabayan o hindi. Ang investing, kaya ka nag-i-invest, kasi gusto mo ma-maximize yung return mo, yung investment mo. Kaya ka nga nag-invest dahil ine-expect mo may babalik at hopefully malaki yung babalik hindi sa'yo. Hindi porket hindi ka nag-invest sa Philippine Stock Exchange, hindi, hindi ka na makabayan. Okay? Kasi investing is about money. Pwede naman nating ipakita yung pagiging makabayan natin sa pagtuturo sa ating mga kapwa Pilipino paano maging financially literate. Kasi mas importante yon na maging financially literate sila para mapagandaan nila yung kanilang future. Okay? Yung kanilang retirement or pag may mga nangyari sa kanilang merong huhugutin. Meron kayong huhugutin. That's it. So, ang nasagot natin ang tanong na maski na mataas ang exchange rate ng US dollar Philippine peso, ako personally itutuloy ko pa rin 'yan. Mm-hmm. Dahil ang pinangahawakan ko, mas malakas ang USA kumpara sa Pilipinas, mas malakas ang US dollar kumpara sa Philippine peso. And hopefully, yung person na nagtanong nito ay madanggit, ang tawag diyan, madagit na ng konti ang ating video para masabi niya na ito pala ang sagot sa tanong. Maaring short term, short run, magiging magandang performance ng Philippine Stock Exchange. Pero kung long term ang pag-uusapan natin, kung pag-uusapan natin yung magre-retire tayo after 20 years, mas maganda pa rin mag-invest sa US stocks. Okay. So, medyo hinabahabaan na po namin itong episode na to dahil mamimiss namin kayo dun sa mga weeks na wala tayo sa air. But like I said, we'll try our best to go back to the normal routine. But for now, eto na muna tayo and we'll see you every other week na. Okay. Starting July. Mm-hmm. Which is, tama, starting July na talaga. So, next time na lang tayo mag- yung mga shout-out kaya po pala, sorry po talaga. Nakaka-receive po kami ng mga babatiin, kaya lang talagang hindi namin na separate, hindi namin na-extract yung mga pangalan nyo dahil talagang naging busy kami sa aming bagong alaga. Okay, so yun na lamang. Sana po nag-enjoy kayo sa aming topic. If you need more information, just let us know through email or mag-message kayo sa Facebook namin or sa YouTube channel. Please, please, tulungan niyo po kami na padamihin pa ang ating community ng mga tao na gustong mag-prepare for your future. Please like, share, and subscribe to our videos and
to our Facebook followers din. Please share our page. And also, dun sa mga mahilig sa Spotify, meron din tayong content na tinatransfer natin, binalagay din natin sa Spotify. And of course, if you want topics, you have questions, Gmail is the key. RETIRONARYO@gmail.com kasi mas marami kayong malalagay na detail doon at pwede namin sagutin ang inyong mga tanong. And dun sa mga nakakaalam na o nakagamit na ng retirement calculator natin, feedback naman kayo sa amin kung very useful ba siya or anong hinihingi nyo pang data na pwede pa naming isama doon. So, let us know. O, yun na lang muna, Papa. Okay. This is Mimi Jarvis na nagsasabing sama-sama tayong maging retironaryo. Hanggang sa muli po. Bye-bye. Bye.